Mga kwentong pambata. Ang Berdeng Engkantada. Nung unang panahon, may isang hari na mahilig manghuli ng hayop at nilagay sa kanyang pribadong hayupan. Ang mga hayop sa kagubatan ng hari ay hindi kailanman magkakaroon ng masayang sandali kung hindi nagkaroon ng ideya ang Berdeng Engkantada na kulami ng hari. Ito ang pinakamasamang araw sa lahat. Hindi pa tayo nakakahuli ng kuneho ngayon. Bigyan mo siya ng espasyo. Kailangan niyang magpakalma. Ang Berdeng Engkantada ay isang mahiwagang nilalang na isinilang sa kagubatan. Mahal niya ang mga hayop at hindi niya matiis na makita silang hinuhuli. Kaya't nagpasya siya ang tapusin ito. Magandang gabi! Meron ka bang nahuling mga hayop ngayon? Wala! Ang mga hayop ay tumatakbo paloy sa akin. Huh! Ikaw ba naman ang habuli ng isang grupo ng mga sundalo? Ikaw ba? Ano sa tingin mo? Di ko alam. Wala akong masyadong alam sa mga babae. Ngayon, kung ikaw ay isang bawira mo... Di ako bawira mo. Ang Berdeng Engkantada ay nagalit sa hari dahil sa paghahambing nito sa kanya sa isang bawira mo. Kaya't nagpasya siyang gawin siyang bawira mo. Bakit ayaw nitong gumana? Teka sandali! Sino ka? Lubhang nausisa ang hari sa misteryosang babae. Ngunit wala siyang ideya kung sino o magkakaroon pa siya ng pagkakataong makita siya muli. Kamahalan, bakit ikay mukhang tulala? Punong ministro, ikaw ay taong may malawak na kaalaman. Sa tingin mo ba, meron bang mangkukulam sa gubat na ito? May mga alam at tungkol sa Berdeng Engkantada. Sinasabing siya ang pinakamagandang babae sa kaharian. Palagay ko siya nga. Kung gayon aking hari, ikay umiibig. Di maunawaan ng Berdeng Engkantada kung bakit hindi nagtagumpay ang kanyang salamangka sa hari. Nagtanong siya sa kanyang ninong, ang dakilang salamangkero na si Smilax. Anong nangyari? Sinubukan ko nga ngayon gawing bang hari, pero wala namang nangyari. Bakit di ko siya makulam? Sa tingin ko, merong proteksyon na salamangka ang hari. Karaniwang protektado ang mga hari laban sa mga salamangka. Hindi yan, Patas! Paano ko may paglalaban ng mga hayop kung hindi ko magamit ang aking kapangyarihan laban sa hari? Pwede mong gamitin ang iyong alindog upang kulamin siya. Ibig mo bang sabihin papaibigin ko siya? Pwede yon. Pwede mo ba akong gawing prinsesa? Pero ayaw ko nung maging tulad ng ibang mga prinsesa. Gusto kong maging tunay na prinsesa. Kinalulungkot ko. Hindi ko magagawa yun. Walang sino man ang makakagawa ng tunay na prinsesa. Kahit ang reyna ng mga diwata man, ang tunay na prinsesa ay gumagawa sa kanilang sarili. At iyon ay isang magkaibang bagay. Ngunit kailangan kong maging isang prinsesa kung gusto kong pumasok sa palasyo at makilala ang hari. Hindi naman kinakailangan. Ang palasyo ay may pinto sa likod, ganon din sa harap. Diba? Pagamat ang mga prinsesa ay pumapasok sa harap na pinto, kahit sino man ay pwedeng makapasok sa likod na pinto. Ngunit sa sandaling gawin mo iyon, ang iyong kapangyarihan ay maglalaho. Pero bakit? Ikaw ay isang mahiwagang nilalang sa kagubatan. Ang iyong kapangyarihan ay nilikha ng kagubatan. Kaya kapag umalis ka sa kagubatan, ang iyong kapangyarihan ay mawawala. Ayos lang. Hindi ko rin naman siya kayang kulamin gamit ang aking mahika. Kung hindi ko kayang kulamin ng hari, hindi na ako interesadong maging isang engkantada. Iyon ay iyong desisyon. Sana magtagumpay ka. Kaya umalis ang Berdeng Engkantada sa kagubatan. Sa pag-alis niya, nawala ang kanyang kapangyarihan. Pumasok siya sa palasyo bilang isang simpleng babae na naghahanap ng trabaho. Siya'y kinuhang katulong ng punong kusinero. Sa isang pagkakataon, nagkasalubong sila ng hari. Ang katulong ay tuwang-tuwa na makilala ang hari. Dahil iyon ang kanyang layunin mula pa noon. Kumusta? Ano ang iyong ginagawa? Ako ay namimitas ng munggo para sa hapunan ng hari. Napakabuti mo naman. Ipapakita mo ba sa akin ang mga munggo na inani mo? Sigurado ka bang mga munggo ito? Sana nga. Pinaghirapan ko pa naman ito. Nasaan ang mga munggo? Ngayon, saan ko ba siya nakita dati? Nasaan ang mga munggo? Nakita ko ang katulong namimitas ng mga munggo sardin. Pero wala dito. Nandito na ang mga munggo, kamahalan. Di yan ang mga munggo. Ang mga munggo na tumutubo sa hardin ay kulay pula. Siguro nagiging berde kung sila'y luto na. Kung gayoy, kakain ako ng hilaw na munggo mula ngayon.
Tandaan mo, punong ministro. Simula nang magkita sila, hindi mawala sa isip ng hari ang katulong. Naramdaman niyang nakita na niya ito noon. Di niya na malayang hinahanap na niya ang babae. Pati ang pagtupad niya sa kanyang tungkulin bilang hari ay nalimutan niya. Kamahalan, saan ka nagpupunta? Ang dami mo ng trabahong dapat tapusin. Paano na ang pangangaso, kamahalan? Hindi ka ba pupunta sa gubat upang manghuli ng hayop? Trabaho? Pangangaso? Mamimitas ako ng mga gulay para sa aking hapunan. Mas importante yun kaysa sa ibang bagay. Anong nangyayari sa kamahalan? Hindi niya pinapalagpas ang pangangaso. Biglang kakaiba ang kanyang kinikilos. Baka kinulam siya ng berdeng inkantada. Kanina pa kita hinahanap. Anong gagawin mo ngayon? Naghahanap ako ng sambong panghapunan. Pero di ko alam kung ano ang itsura nun. Huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam kung may sambong sa hapunan o wala. Pero may pakialam ang punong kusinero. Magagalit siya kung hindi ko dadali ng sambong. Sumama ka sa akin. Tutulungan kita. Kasama ang palad, walang kaalam-alam ang hari kung ano ang itsura ng sambong. Sa huli, nakakita sila ng isang kumpul ng romero. At napagkasunduan nilang ito na ang sambong. Tingnan mo, ang tamis na kamoy. Ito siguro ang sambong. Sabi mo eh. Nasaan ang mga sambong, babae? Oh, alis na ako. Nandiyan ka pala. Nasaan ang sambong? Nandito. Hindi ito sambong. Alis, at ikuha mo ako ng totoong sambong. Kamahalan! Punong kusinero, pumunta ako upang humiling ng isang bagay mula sa iyo. Kahit ano, kamahalan! Simula ngayon, kakainin ko lang ang mga pagkain na gawa sa mga sangkap na dinala ng babaeng iyon. Ngunit, kamahalan, hindi niya alam kung alin ang alin. Sasama ang lasa ng mga ulam. Wala akong pakialam. Gawin mo ang utos ko. Masusunod po. Kung gagamitin natin ang mga sangkap na dala niya, lahat ay magkakaroon ng kakaibang lasa. Ang salita ng hari ay batas, bata. Gawin na lang natin ang sabi niya. Pabalikin mo ang katulong. Gamitin na lang natin ang romero sa halip ng sambong. Ang kakaibang kahilingan ng hari ay nagdulot ng nakakahiyang sitwasyon sa hapunan. Ang mga pagkain ay may kakaibang lasa, ngunit tila nasiyahan pa rin ang hari. Wala bang sakit ang hari? May problema ba ang kanyang panlasa? Hush! Siguradong may mali. Pero tatahimik lang tayo. Hula ko'y kinulam siya ng berdeng inkantada. Ang mga courtier ay nagpasya na ang hari ay kinulam ng berdeng inkantada. Paano nila maipapaliwanag ang kakaibang kilos sa hapunan at di pagtupad sa kanyang tugulin? Bilang solusyon, nagpasya silang mag-organisa ng isang malaking sayawan upang mailayo ang isipan ng hari sa mga bagay na iyon. Meron akong magandang balita. Magkakaroon ng sayawang bukas. Lahat ng mga courtier ay labis na nasasabik dito. Marami ang mga prinsesa ang dadalo bukod sa iyo. Hindi ako dapat pumunta. Isa akong katulong, hindi isang prinsesa. Isa kang totoong prinsesa. Ang ibang prinsesa ay hindi namimitas ng gulay para sa hapunan ng hari. Walang isa sa kanila ang mabait at pag-alaga tulad mo. Ang ibang prinsesa ay hindi nagsusuot ng lumang damit. Sa kasuotang mong yan, di sila kasing kaakit-akit at kasing ganda tulad mo. Saan ba pumunta ang babaeng yun? Di ka ba sasama sa sayawan? Hindi nga ako prinsesa, kita mo. Di ka pupunta? Baka! Tunay ngang marangya ang sayawan. Maraming prinsesa mula sa iba't ibang kaharian ang dumating upang sumayaw kasama ang hari. Lahat masaya maliban sa hari. Di nila maisip kung bakit tila malungkot ang mukha ng hari. Pagkatapos, may naganap na kakaiba. Sino ka? Siya isang hamak lamang nakatulong. Siya ang berde inkantada. Kalokohan! Nakikita ng lahat na siya isang prinsesa. Siya isang reyna, siyempre. Sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat kung sino talaga ang katulong. Bagaman ang tunay na prinsesa ay kailangan maging bunga ng kanilang sariling gawa, siyak na tanging isang hari ang maaaring gumawa ng isang reyna. Mula sa sandaling iyon, kinilala ang katulong bilang reyna. Ikaw ba talaga ang berdeng inkantada? Ha 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 ha! Hindi! Tinalikuran ko ang pagiging kantada nang malaman kong di ko makukulam ang hari.
Bakit mo ninais na kulamin ako? Dahil mahilig kang manghuli ng mga hayop. Hindi ko nagagawin ulit yun. Di ko gagawin ang anumang bagay na ikagagalit mo. Maniwala ka, di mo ba nakikita? Umiibig ako sa'yo. Tulad ng kanyang pangako, pinalaya ng hari ang lahat ng hayop sa kanyang hayupan at binalik sa kagubatan. Ipinagbawal din niya ang pangangaso. Mula noon, di na nag-alala ang mga hayop sa kagubatan. Aking sinta, tingnan mo! Siya ang aking ninong! Mukhang masaya ka! Mas masaya ako ngayon kaysa noon. Nagawa mong mapaibig sa'yo ang hari at napalaya mo ang mga hayop. At naging reyna ka pa. Babalik ka pa ba sa kagubatan? Ito ang aking tahanan. Umiibig na rin ako sa kanya. Masaya ako para sa'yo. Huwag mong kalimutan bisitahin ako minsan. Siyempre! Yan ang kwento kung paano napaibig ng Berdeng Encantada ang hari. At sila ay namuhay ng masaya habang buhay.